have gone the way which the Lord sent me, and have brought Agag, the king of Amalek, and have utterly destroyed the Amalekites. But the people took of the spoil sheep and oxen, the chief of the things which should have been utterly destroyed, to sacrifice unto the Lord thy God in Gilgal. And Samuel said, Hath the Lord as great delight in the burnt offerings and sacrifices as in obeying the voice of the Lord? Behold, to obey is better than sacrifice, and to hearken than the fat of rams. Sabay-sabay. For rebellion is as the sin of witchcraft, and stubbornness is as iniquity and idolatry. Because thou hast rejected the word of the Lord, he hath also rejected thee from being king. Pray, Lord, na salamat po, Lord, sa inyong mga salita again. Pagpatuloy, Panginoon, makuha namin ang aral dito, Lord. Umiwas kami sa compromise kahit isa, Panginoon, maging mataas ang aming pamantayan sa pagsunod at paglilikod sa inyo, Panginoon, as much as we can, Panginoon. Ay pwede mag-compromise, especially pag malinaw ang inyong utos, ang inyong salita about certain things, Panginoon. At kung anong task kaya, Panginoon, gawin namin po tulad ng buong katapatan, pagtitiwala sa inyo, Panginoon. So, ilang po, Lord, kaya malulati. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Ako po na po. Good evening po sa lahat. Gabi na ba? Ang gabi na. Good afternoon. So, ang title po alam nito is This Bleating of the Sheep. So, di nakabalik yung iba, ano? Nangyari. Di nakabalik yung iba. So, ang title ito, subtitle, Do not leave out even one compromise in serving the Lord. Okay? So, na-introduce natin kanina umaga, yung pinaka-kwento, yung chapter, and then even yung context po niya, kung sino si Saul, yung nangyari, and then yung first two points natin, and then, naman gusto sabihin, ayun po, no? So, alam niyo na po yung nangyari dyan. And then, bakit the bleating of the sheep? Yan, live na live po. Hindi nyo makakalimutan ang sabihin bleating of the sheep. So, again, para iwasan natin yung compromise. So, natapos po tayo kanina, redefine natin yung bleating. Yan, narinig natin yung lowering. So, basically, yun po ay mga hayop na dapat pinatay, pero hindi. Gusto ko din pong, kung napansin nyo, ilang beses sinabi dito, may indication na si Saul talaga hindi tama yung puso sa Diyos. Napansin nyo ba? Ang tawag niya sa Diyos is the Lord thy God. Napansin nyo yun? So, parang Diyos mo yan. No? Ngayon, Diyos niya rin yun. Lahat naman, isa lang naman ang Diyos eh. Pero, may ang napansin ko doon, may indication na parang hindi ganun. May something wrong with Saul. Amen? Kaya niya ginawa rin yung ginawa niyang hindi pagsunod sa Diyos. Okay? Kaya yan po. So again, yung sacrifices ay pag-offer. Obedience ang dapat natin gawin. So parehong tama yan. Pero nabanggit sa last verse kanina, ay mas gusto ng Diyos ang sumunod ka na lang. Kasi po, yung lagi natin nabanggit, no, yung kayamanan po, yung ibang bagay, ibang task, yung ibang ginagawa natin, pwedeng pikiin at madali. Pag-attend. Mahirap bang mag-attend? Minsan, kung pipigihin mo talaga yung mga kalaban ng Diyos, alam niyo ba yon? Na may kalaban ng Diyos sa church, sa loob. Diba, si Judas? At minsan, sa atin din sana wala kasi nga ginagawa natin, pinag-pray natin na mawala na ng mabilis. Kasi di natin kailangan dito ng paramihan eh. Nakakagulo yun. Pag yan ay kasakasama natin matagal, katulad ni Judas. Okay? Kaya naman, ba't yung masabi yun? Maingay kasi. Ayun, so mas gusto ng Diyos na sundin natin siya. Amen? Madali lang pong pigay niya kahit malaki ka pang bigay, ano man yan, nakingiti ka lagi, uso po yan sa maraming churches, maganda naman yun, basta tunay, di ba? So huwag niyong papalitan, kung alam niyo naman yung tamang gawin, gawin niyo ng tama, pero may mas mga mahalagang bagay. Amen? At yung particular na bagit nga dito, mas gusto ng Diyos, sumunod ka. Pag may sinabi siya, malinaw, sundin mo na lang. Kasi ang ginawang excuse nga ni Saul ay, yung sa pag-disobey niya, meron siyang another excuse. Actually, babanggit natin mamaya yan. Okay? So anyway, yung unang point natin, ang pinakaano natin dito, why should we avoid even one compromise? Bakit? No, para magkaroon tayo ng dahilan
na at maalala natin na kahit maliit lang yan. Yun pala, gusto kong sabihin yung origin nito, hindi dahil sa goat, pero nagkataon lang nga yan. Kasi tinitingnan ko yung mga picture nyo, okay? Sa halala especially, napansin ko, daing mahiyain. Diba? And then, sa atin din dati meron. So, maganda ba yung maging mahiyain? Depende, pero minsan normal yan sa mga bata, alam mo na, ayaw mag-assume. Katulad nga nabanggit ka ng umaga, si Sol ay ganun po siya. Kaya naalala ko si Sol. So, nung una, siya ay maayos, ayaw niyang magmataas, di ba? Sabi nung kanina, he's little in his own sight. Hindi siya nagmalaki kasi taga-Benjamin siya. Kasi nga, Benjamin, maliit na tribe, di ba? Nakita rin niya sa mapa. Tsaka talagang halos naubos sila ng panahon ng judges. So, gusto ko sabihin ngayon dito, lagi pong ginagawa ko po lagi is umihingi ako sa Panginoon ng kung ano yung kailangan nyo. So, pero nakita ko nga yung meron na tayong preaching about shyness, kung naalala nyo, di ba? Nakadalawa, tatlo na nga ata eh. Kaya naalala ko si Saul and then i-review ko to. Kaya nakita ko po daw, maganda kay Saul nung una. Problema, nung bandang huli na, mayabang na rin. Kasi nga, nasanay na siya eh. Kaya yun po yung ating isa sa mga, hindi ko nabanggit kanina umaga, pero yun ang gusto kong particular para sa atin. So sana habang naglilingkod na tayo ngayon, medyo okay ka na, hindi ka na mahihiyain, may natutunan ka na, sana tuloy-tuloy mo na, hindi ka magmayabang bandang huli. At pag feeling mo magaling ka na, feeling mo naglilingkod na sa Diyos matagal, nagagamit ka na ng Diyos, edi perfectin mo na. Kung may nakikita pang natitira na kailangan mong alisin, di ba? Na compromise na siguro nung una hindi mo matanggal dahil bago ka, ganyan, mahirap. It's time na alisin na natin din yun. Amen? So lahat na nakikita mo na possible na maging problema mo in the future din naman yan, kasalanan, lahat siya magiging problema natin in the future. So, as much as possible, matanggal. Amen? Yun po yun, actually. Kataon lang yung ano, andyan yung kambing. Okay, natahimik ka. Okay, so point number one. So why should we avoid even one compromise? Because the Lord's commandment, the Lord's commandment or word are very important. So ang mga bagay na importante, kahit maliit na bagay, detalye, yan po ay sinusunod, pinapakinggan mabuti at talagang dinedetermine natin. Gagawin ko to kasi importante ito. Hindi yung tipong, okay lang yan, baka kahit di ko gawin yan, medyo gawin ko lang yan, okay lang. So ay, nanalo naman kami, at least namatay yung ano. Diba? Kaso ang utos ay patayin lahat. Okay. And then, number two, kanina umaga, medyo simple lang to. Nakita natin sa verse 10 and 11, anong resulta po nung kanyang pag-disobey, merong mga na-disappoint. Kaya ang point natin is, the Lord expects us to obey Him. Pag siya ay nag-utos, bakit hindi tayo dapat mag-compromise? Eh kasi ini-expect niya na susunod tayo. Pag hindi, meron po mga taong di-disappoint at even sabi dito masasaktan. Okay, sabi niya it grieved him. Si Samuel yan, ang Diyos din ganun, nag-repented naman ng Panginoon. Okay? So ganun po yan. Kung hindi na tayo, kung medyo matigas na kasi tayo, minsan ganun tayo, matigas. Okay lang, umaasal sa akin, paluin ako, naasal sa akin si tatay. Okay lang, titiisin ko na lang yung palo, titiisin ko na lang. Ibig sabihin niya, medyo matigas ng puso mo. Amen? Sana hindi tayo ganun. Amen? Ang gusto niyo, gayahin ko pa yung mga madramang pastor. Ang kailangan sa inyo, gagayahin ko. Sana hindi na. Kasi yun ang kailangan. Pero, yun nga, dito sinasana yung sarili natin dun eh. Kasi maganda katotohanan na nakita mo na ikaw ay hindi naman masama ang emotion eh. Diba? So, the fact na nasaktan ka, ayaw mo ma-disappoint ka, bakit mo naman na naisin na ma-disappoint yung lingkod ng Diyos at ng Panginoon? So, again, yung gusto kong sabihin dito yung kwento ko rin. Ako, personally, dyan ako. Dati ako member ng church. Member pa rin ako, pero yung sabihin dati yan. Dyan. So, nag-observe ka lang, pastor mo. So, yun, may mga time na dinidil na yung mga tao. Ang naalala ko lang is maraming bagay kasi maraming pangailangan dyan. Bukod sa sana umatid kayo, maglingkod kayo sa Diyos. Para simpleng ano na lang, pera. Okay? Naalala ko lang kasi yung mga nangangako daw sa kanya, ganyan-ganyan. Especially abroad. Pastor, pag nakapag-abroad ako, pastor, ganyan-ganyan. Pastor, kaya, kasi may time kasi na, may tinulungan siya noon. May mga tao,
Eh, tinulungan, nagsisinga siya doon kasi nga medyo may pagkaano rin yung ano, nagkagamitan sila doon. Pero anyway, gusto niya kasing tulungan yung tao. So, kaya may lumapit sa kanya, Pastor, ako, pag ako, nakaganyan, ganito ang bibigay ko. Kaya sabi ni Pastor, eh, pwede pa huwag na lang kayong mangako. Gawin nyo na lang. Okay, tsaka kung naghihintay ka pa na maka-abroad ka para ka mag... Ano isa, gawin mo na ngayon kung ano meron ka. Ganyan po ang paglilingkod, ganyan po ang pagtatapat sa Diyos, hindi yung may hinihintay ka pa. Alam nyo ba yon? Pasto, pag ako, doktor na, ako, marami na akong oras siguro, saka ako mag memory verse. Wala, hindi na darating yun. Ngayon mo gawin. Pasto, pag may asawa na, lalo kang maraming ano. Magmayaman na ako, hindi na mangyayari yun. Kung ganyan ang philosophy mo. Amen? Yeah, number two, the Lord expects us to obey Him. Iwasan natin na siya ay ma-displease sa atin. Kasi ito na, yung pangatlo at pang-apat. So, pangatlo. Yan na, tama yan. Sana makatiming nga mo yan. Ha. So, ano nga dito? Ito na. So, inutusan siya, patayin lahat. Di niya ginawa. Kinausap ngayon yung lingkod ng Diyos. O, alam mo ba ginawa na yung tusan mo? Oh, yan. It repented me that I have set up Saul to be king for his turn back. Parang backslider, no? Eh, ginawa naman yung iba, hindi ganun nga ang plano ng Diyos. Wala naman sa kanya yung offer mo eh, di ba? Sa Isaiah, madalas yung sinasabi yun. Kasi nga, yung sa part ng Isaiah, talagang patuloy pa rin yung ano nila eh. Pag-offer nila, hindi na sila sumusunod sa Diyos. Pero offer pa rin ang offer. Di ba? Hindi gusto ng Diyos yun eh. O kaya punta ka ng punta sa church, wala naman yung puso mo, paano yun? Basta lang kasi ayokong baka mag nagkita kami, baka asa rin na naman ako ni Ma'am Joanne, baka, nasan ka? Kasi mga ganong tao eh. Sa amin yung si Chris, Tatay Eddie yung ganon eh. Palabiro ba? Kaya, nako, pagbalik ko na naman, asa rin na naman. Ay, atin na lang ako. May isa na asa rin ako, pero yung puso niya wala dun. Para lang di maasar. Di ba pangit? Kaya hindi maganda po yung ganun. So, maganda, sumunod tayo. Anyway, nasa naman ako? As turn back of following me and not perform my command. Eh, ginawa nga, di ba? Pinatay yung iba. Hindi lahat eh. Ang gusto ng Diyos, ito exactly yung mangyari. Pag hindi nangyari yon, fail. And it grieved Samuel and he cried unto the Lord all night. Gusto mo ba iniiyakan ng pastor mo? Ikaw ay lagi yung ano, salit na walang problema, pare-pareho na may instruction sa lahat. And then, ikaw pa yung nagbigay ng kapig. Gusto mo ba yon? Sa dami niyang inaasikaso, iniisip? Sana hindi. At kaya sabi dyan, sa 14 muna, sabi dyan, and Samuel said, what minute this blito na? Okay, I'll go. Wala. So, ganito nga, di, alam na ni Saul, eh, kahit si, ni Samuel, I mean, sinabi na sa kanya nung gabi pa lang. So, nung pinuntahan niya ngayon si Saul, ano sabi? Binola pa siya, eh, tinanong. And Saul said to him, blessed be thou of the Lord, no, parang sa church. Uy, kapatid, kamusta? Pasto, kamusta? Ang maganda naman yun, di ba? Pero may tinatago na to si Saul, eh. Kaya pala ganun. Maganda yung pagbati pero may ito yung point natin mamaya. Di punta na si Samuel doon. Oh, ginawa ko na. Samuel, welcome. Pagpalain ka ng Diyos, tapos na, ginawa ko na. Tagal ah. Kaso may naririnig si Samuel. Kasi doon siya eh. Hindi naman konti yan eh. Diba? May mga ganun. Tapos mayroong sabi niya, directly po yan ha, pagkasabi ng ginawa ko na yung kalooban ng Diyos. Eh, ano to? Okay? Kaya ang point natin, number three, the Lord knows our level of obedience to His words. Okay? So again, ha, medyo nag-aano si Samuel, ginawa ko na. Sabi ng Diyos, hindi mo ginawa.
Kasi may naririnig ako. Dapat walang ganyan ako maririnig. Patay lahat eh. Gumaganyan ba yung patay? Oh. So yun yung expectation ng Diyos sa atin. Meron siyang ine-expect. Pag hindi mo ginawa, may magmama. Paano pagpasa? Tinago. Ba't di nila tinago pala yun, no? Okay, Samuel, tapos na. Ba't di nalang tinatinago? Siguro, I believe, tinago rin nila yun. Kaso nga, oh, napagod na talaga, ayo. Eh, yan eh, tulad kanina, sumisigaw. Kasi gutom. So, pwede natin compare yan saan? Sa ating pwede compare yan? Ano, eh, ganito. Hindi ilang beses natin pinag-aralin yung, ano, di ba? Sa babae, dapat, ang suot ay, ano, miniskirt, ganun ba? Ano dapat? Ano mga uso ngayon? Crop top ba yun? Winnie the Pooh? May t-shirt ng kapatid mong maliit? Ganun ba yun? Ganda na nasuot sa alaala nung isang araw, di ba? Sabi kaya nga, sana ganun lagi. Oo nga, sina Miguel, nakaroon. So, di ba maganda yun? So, naturo mo na sa kanila, sa atin, naturo na. O, pasto, kita mo na, every Sunday, maayos ang suot ko, pasto, di ba? Tapos na, pasto. Ginawa ko ang kalooban ng Diyos. Eh, may naririnig si pasto. Paano? Facebook. O, may nagsumbong. Pasto, si ganyan, ganyan, maayos yan dito, pero sa bahay. Yan yung mga bleating of the sheep. Tinatawag natin. Amen? Ba't may ganon? Bakit dito maayos ka? Bakit sa labas iba ka na? Ba't ganon? Bakit dito walang masabi sa iyong kapatid kasi talagang ginagawa mo yung dapat? Kaya sabi ng kaibigan mo, ng sino, iba yung ginagawa mo. Ba't ganon? Diba nakita nyo na ano nyo ba yung tagpo na to? Imagine yung doon ka, ikaw si Saul. Ginawa mo pero hindi. Pero sinasabi mo, ginawa mo. Sila, nagtatapat ka. Yan, late ka na. Yun, narinig ni ano. Ganun ka, narinig. Tapos ngayon, problema dito. Ah, ito mamaya. number 4 pala yun. Pero, anong gagawin pag ganun, di ba? May kapalpakan ka pala, tinatago mo, kaso lumalabas. At ganyan po ang kasalanan. Ganyan ang lahat ng kakulangan natin, nagmamanifest yan, like the bleating of the sheep. Ganun yun eh. Kaya huwag mo lang, so anong gagawin natin eh? Ay, gawin mo na lang. Para walang magmeme dyan. Kasi patay na eh. Kasi may kompleto, ginawa mo yung kalooban ng Diyos. Amen? Amen. Dapat wala sa ating isip na lugi naman ako kung sila, nakapapasexy sila. Ako hindi. Diba? Lugi ka ba? Diba lang sabi sa inyo yung mga pangasawa yung hindi naman yan tipong ano eh. Ano eh, parang scoreboard. Oh, maganda siya ngayon. Nakita ko siya ngayon. Ting! Ganun ba yon? Hindi. Pinag-pray yan. At even makakuha ka, yun nga, pag hindi tayo maayos sa Panginoon, pwedeng yung kala mo points-points na. Diba? Ay, ang ganda nito, pogi nito, mayaman pa to, matalino. Yung masira ulo niyan. Diba? Mga ganun. Masira ano, sa ibang lalaki, sa mga babae. Ang dami nating kwentong alam na ganyan. So, the best way ngayon, para pagpalain ng Diyos, ano, sumunod ka ng eksakto sa sinasabi ng salita ng Diyos. Eh, walang, alam natin walang perfect. Yung kaya mong gawin, pwede ba? Ngayon, kanina si Christian, di ba? Sinusubukan niya magpakanta. Okay, ako nakutuwa ako sa kanya. May, minsan tumatama, second verse na eh. At least tumama. Eh kung siya sa Christian, mag-ano ka dito? Ayoko. Hindi ako kaya, pastor. Eh, hindi mo sinusubukan, di ba? Mas matutuwa na ako sinusubukan. Amen. Kasi ang daming application po niyan. Hindi ka makaka-advance kung hindi ka sumusunod sa basics. Amen? Amen. Ayun, so sana nakikita natin tagpo dito. Ito yung pinaka gusto kong i-highlight dito eh. Susunod ka na rin lang, binawasan mo pa, hindi mo pa sinagad. Diba? Andito ka na lang, hindi ka pa nakinig. At hindi ka lang kinig na kinig.
Sabi nga sa iyo, pag may nag-preach, binabasa mo pati ano niya, mata niya, bibig niya. Ganun po ang ano, kaya yung nag-aaral para mag-preach yung iba, ganyan po kasama yan. Kasama yung puso mo dyan. Na observe yung tao. Kaya ito, ganito yan. Si, I believe, kinakabahan na to si Saul eh. Nako, si Samuel. Ganyan po yung mga likod ng Diyos. Naalala ko nga, si Pastor Rito nga, kinatok ako noon. Sabi sa inyo, yung mga tatlong linggo, di ako matin. Ano mo kung bakit? Parang may bagong laro ata kasi noon eh. Ang gagaya ha. Basta may bagong laro noon. Gusto, tapusin ko kaya ito. Ang gagaya ha. Eh yun, sarap maglaro eh. Ang bira ma, mamalay-malayo, layo-layo na masinag dito sa matay, nakapunta si pastor dito. Yung mga katok gano'n, no? Eh, sarap ng laro ko. Uy, si pastor! Ah! Ganun, paano kitatago eh. Yung late nang inupa namin noon, wala. Kasi hindi pa agad umalis. Alam mo na yan. Eh, kayo, hindi ka pa nabibisita eh. Siyempre ako, alam ko yun. Napakainin mo pa yan. Kasi nakakahiya eh. Hindi, yan. O, bili ka ng ano doon. Eh, lalo nung panahon na yun, walang-wala rin kami nun. Eh, nakakahiya. Di, sige. Parang kasama niya pa ata si na ano nun. Alala mo ba yun ay? Yan. Hindi, sina ano yun. Pastor Jun ata. So, bumili ka pa ng tinapay kasi wala namang aming pagkain doon. So, yun, ba tayo napunta doon? Ayan, so yung tagpo na ganyan, pag yung ligon ng Diyos, alam mo na eh, sinabihan ka na and then biglang magkikita kayo sa place na si Pastor Padua naman, yung kwento niya. Nakin ako ito rin lagi ni Pastor Lito. Yung ano na, nag-iossi, na alam niyo na ba yun? Eh, syempre, si Pastor nag-aagala-agala, nag-soul winning siguro. Nakita ko, Bel, kamusta? Eh, naging sigarilyo. Alam niya, mali yun. So, bigla, binulsa. Alala niya na? Binulsa na. Eh, di, hindi ko alam na yung Pastor Padre, nakuwento lang pala yun. Ano siya pala yun? Eh, di, eh, matalino rin yung Pastor. Alam niya na eh, di ba? Anong gusto kong turuan ng leksyon to? Sarap na umalis agad, nakipagkwentuhan pa. Di ba? So, alam niya na eh, naaamoy na nga eh. O bad, ilabas mo na. Umuusok na, butas na yung ano. Kaya bandang ulit, di nilabas din. Ano pa yung mga tagpong ganyan, di ba? Kaya hindi naman natin sinasadyang ipahiya, eh, di ba? Pero minsan nagkakataong katulad nito. Yan, so the bleating of the sheep. Malalaman din yan, eh mas maganda ng iwasan mo na kaysa dumating yung panahon na ganyan. Amen? At ang malala dito kay Samuel kasi, kay Saul, I mean, hindi na siya nabigyan ng pagkakataon. Again, hindi siya natanggal agad. Kasi mahirap na yun eh. Sistema na yun. Parang tayo, kunwari, si ano, ang hirap na pa-impeach niya. Mahabang proseso yan, marami ng kaalyado rin yan, covered na lahat yung mga, kung ano man niya, ano, hindi na basta-basta makakalis. So, pero dito, nireject na siya. Kaya nangyari sa kanya dyan, simula nito, miserable na yung buhay niya. At sabi dyan, bandang huli, di ba, hindi na siya nakita ni Samuel. Imagine mo yung pastor mo. Nung una, inaayos, inaano ka, ginagabayan ka, kamusta, ganito gawin mo, ganyan. Minsan dumarating kahit sa akin yung ganun, na itong taong to, bahala ka na. Uy, si ano nga pala, ganyan daw, sige, ganyan. Matin siya o hindi, bahala na siya. Diba? Gusto niyo ba yung ganun? Siya pala yung makakatulong sa'yo, ginawa mo, pinagsinungalingan mo. Hmm. Eh kung nabuisit sa'yo, tuloy-tuloy yan. Mayroon sinasabi rin sa New Testament yan eh. Ano sabi dyan? Daanan na natin to eh. Yan. Paibasa nyo. Ready, go. Make them that have the rule over you and submit yourselves, for they watch for your souls, as they that must give account
that they may do it with joy and not with grief. For that is unprofitable. Okay, ang context po niya, pastor yan eh. Pwede rin mga magulang, umbos mo kung naman niya. Pero sabi dyan, lalo sa pastor, di ba? Kasi they watch for your souls. Yung boss mo naman sa trabaho, ano bang concern niyan, di ba? Kumita lang kayo eh. So, minsan yung ibang boss, magagaling eh. Talagang tinitingnan din yung kalagay ng pamilya mo. Kasi nga, alam niya, di ba? Maayos yung aking tao, maayos yung aking business. Kaya di ba, walang pakialam doon. Anyway, sa church lalo, amen, alam niyo ba yan? Na yung pastor niyo, hindi lang tinitingnan kayo, hindi lang kayo tinutulungan para saan? Do ibang mga kanya, ibang mga impostor din, ganun lang tinitingnan yung pera nyo. Kaya oh, sa totoo lang iba na ano rin kasi, na, tulad niyan, hihingan ka ng bastod, ako ba mag-abroad ba ako, lalaki ka, may pamilya ka. Okay? So tatanong sa bastod. The opportunity abroad, iiwanan ko yung anak ko, lahat, asawa ko, malaki ang kwita sa abroad. Pero yung asawa ko, medyo delikado. Bang iniwanan ko to, baka magwala, kung ano man yan. Pero basta malaki ang kwita dun. Anong pasto, anong ano mo? Palagay mo. Malaki talaga. Gano'ng kalaki? O, dun ka na. Pasto, networking. Mag-invest ka lang ng ganito. O. Basta, ganun yung mga, yun yung di maganda example. Amen? Ang totoong pasto, they watch for your souls. Tinitingnan niya saan ba papunta to. Kaya niya ba? Mapapahamak ba siya doon? Pamilya niya? At sabi diyan, bakit sila ba't niya tinitingnan kung papapahamak ka ba? Kasi sila ang magbibigay ng account. Ang sa Tagalog po nun, sila yung sisisihin. Kung sakaling may basto tsaka yung member, tapos nagbigay ka ng alam mo na judgment or ng advice na mali, sila rin yung mananagot eh. Alam niyo ba yon? Kaya kami medyo stricto kami dyan, nagkakapigo na din yung kasi nga ano ba basta sinabi mo sa member mo, ganyan po yan, para mga anak nyo rin. Ba't yung anak mo ganyan? Kasi ganyan, di ba? Magre-reflect yun sa'yo, baka may tinuro kang mali o may hindi ka ginawa. Ganun din sa church. Kaya ngayon, yung mga tunay na pastor, ganyan po yan, tinitingnan, kaya niya ba ito, ano yung napat sa kanya. Kasi siyang mananagot. So ngayon, kung alam mo na yun, kaya tinutulungan ka lang pala niya, kung ma-strictuhan ka man or what, may hindi pinagkaloob sa'yo, may hindi sinabi, may hindi binigay, or baliktad naman, may binigay sa'yo, kunwari, binigyan ka ng responsibilidad, tapos, nila naman ang bayad dito, tapos pinapagalitan pa ako. Para sa iyo kasi yun. Amen? Amen. Tapos lolokohin mo pa, sige nga. Sabi dyan, submit ka na, sumunod ka na, kasi mas maganda para sa ating lahat na pag ginawa niya yung dapat niyang gawin, masaya siya. Kasi pag hindi siya masaya, ano? Hindi yung kapakinabang sa iyo. Alam mo ba yun? Pastor mo yan eh. May panahon na gano'n pag nabuisit sa iyo, ano na? Na sige, okay lang. Yeah. Pero yung pala, may pwede siyang gawin para sa'yo, hindi ginawa. Kasi, asal na sa'yo, tsaka okay ang tingin na sa'yo, hindi ka lang susunod eh. Tanong-tanong ka pa dyan. So, yun po yun. Kaya itong si, nagkamali si Saul dito. Later, makikita natin kung alam niyo yung kwento dito, kaya minsan nag-consulta siya sa witch. Alam niyo ba yun? Bandang huli. So, siya nagbawal nun, pinagbawal niya, patayin lahat ng witch. Bandang huli siya yung sumuway. Bakit? Kasi na-miss niya si Samuel. Alam niya, siya lang ang makakapaglapit sa kanya sa Diyos. Kaya tandaan niyo po yan. Kaya ako, hindi, wala naman tayo dito ng ano sa inyo. Kaya napansin niyo naman, ginagawa natin sa kanila, napalop lang natin. Pag na-miss natin, papalalahanan. Bandang huli, yung iba dyan, dinakaalam. Pag kala mo na nakaisa ka kayo, pastor, kala mo ha, hindi ako atin. Ano? Talo ka dyan. Ganun nangyari kay Saul. Gawawa siya eh. Para siyang ano eh. Tawag dito. Ang basang sisiyo. Ay! Satan yan. Hindi, joke lang. Dumi ulit. Okay.
Di ka daw naligo. Okay. Okay, so number one, the Lord's commandment are important, kaya dapat tayo hindi mag-compromise. Number two, the Lord expects to obey. Number three, alam ng Diyos ang iyong pagsunod, kung sumusunod ka o hindi. So, huwag ka na mag-iwan. Okay, alam niya yan eh. Alam niya, niloloko mo siya. Kahit yung pastor, alam niya yan. Kaya sabi dito, alam ng even your servant. Sabi dyan, alam ni Samuel, malakas pala ang andinig. Hindi alam ni pastor to, mo sabihin ha. Malakas pala. Sabi nga nila, may pakpak ang balita. May tenga ang lupa. Ang galing ng mga Pilipino. Sabi sa Bible, kilala si Elisha. Ano sabi sa kanya? Yung propeta doon, sinasabi yun, naririnig yung pinag-uusapan natin even closed doors, sa kabilang ano, sa Syria yun. Sa Syria sila, paano nalaman ng ano? Eh may propeta sila doon eh. Paano nalaman ni Basto? Ay, wala ka pang alam, hindi mo alam yung bagay na yan. Amen? So again, ako, may alaman ako, may kitalino ako, hindi ko naman gagamitin against you and for myself. Kasi yun talagang tunay na lingkod ng Diyos. Pero, sana may ganun ka tayong takot. Kung may takot ka sa Diyos, tas may lingkod ng Diyos, ano sa palagay mo? Lolokohin mo pa para kang ewan. Okay, kaya sabi dito, even the servants know, and then, ito. Sa palagay nyo lang, bakit ginawa ni Saul yun? Yan ang tanong ko ngayon. Kasi ang point natin is the Lord knows our level of obedience. So, alam ba ni Saul yun? Bakit kaya... Sorry ha. Patay tayo ng aircon eh. Sige, hulaan nyo. Bakit niya si Nabe, si Agag, saka yung mga hayop? Papa? Sa yabang praise of men. Binabanggit ko kanina si Agag, di ba? Eh yung mga bakit niya inano yung ano? Hayop. Sayang eh, di ba? Kaya sabi dito sa verse 19, alam ni ano eh. Kaya na dito pa rin tayo sa point number 3, alam ng lingkod ng Diyos yan. Amen. Isang tingin ko pala sa inyo, kunwari, si Rapi. Kunwari, may nagkagusto kay Rapi. Tapos hindi na nag-church. Ah, bakit kaya? Wala lang, siguro ano lang. Alam na agad. Amen? Kaya si Julia, kunwari lang, doktor na. Tapos bakit kaya si Julia hindi na makausap ng matino? Tinatawagan, binababaan mo si pastor. Ba't kaya? Wala na eh. Sabihin, wala ka ng ano sa akin. Wala ka ng kwenta sa akin. Ha? Doktor ako. Sabi dyan, wherefore, kayo magbasa, ready, go. Wherefore then didst thou not obey the voice of the Lord, but didst fly upon the spoil, and it is evil in the sight of the Lord. Bakit di ka sumunod? At lumipad ka, ano yung spoil? Yun yung parang madalas pera yan. Yun yung resulta ng iyong pagkapanalo. Katuloy yung, ano ka, doktor ka na. Yayabang na yan. Meron kahit sa bagit si Basto, ganun din eh. Yumaman lang, di na nagtapat. Samantalang nagsimula sila, wala lang. Ba't ganun? Ano nangyari? Magaling ka na? Yung sinasabi dito eh. Uy, yung daming spoil. Alam nyo ba sa gera, hindi mo alam kung mananalo ka o hindi? Alam natin yan, sa modern day, sa Ukraine, ganun. Kala nila, panalo sila, dalawang ano lang eh. Yung sinasabi ni Putin, naka-live po yun. Naka-record yun. Dalawang linggo, suko na yan. Anong nga, hindi na nilang tayo kaya. Ano nangyari? Di ba, ganun din. Sa anong andami ditong si Ahab, si Hezekiah, sino pa yung mga, alam natin, gera dito, nabaliktad. Di ba, yung topic natin noong isang araw, si Joshua, pag tinaas, mga nalo. So, ganun po yan. Hawak ng Diyos ang buhay mo. Amen? Mananalo ka, pagpapalain ka, kaya huwag kang mayabang. Ito kasi sinabi ng patayin, ubusin. Hindi, they did fly. Ibig sabihin, parang nakikita rin talagang andun yung attitude niya. Kaya ang point number, under nitong three, number one, even the Lord's servant know, ano yung alam niya, our attitude. Why the compromise was made?
Bakit ka nag-compromise? Alam na yan. Hindi, kunwari, alam yan. Kaya huwag ka nang mag-compromise. Amen? Amen. Alam niya, paano nalaman niya ito? Ang daming binigay na excuse dito. Kaya, banda sa number 4. Kaya ang dami niya binigay eh. Hindi naman ako yung mga tao. Hindi naman ako. Ipapatayin ko sana eh. Kasi mga tao ayaw eh. I-offer daw sa'yo. Sa Diyos mo. Eh, paano nalaman ni Samuel na hindi yun ang dahilan? Paano niya nalaman ang utak kasi ni Saul nasa mga offering? Bakit? Eh, alam na yan. Ano ba naman? Amen? Parang kanina yung mga politiko. Hindi ko na sinabi. Gusto ba umaman dyan? Hindi ko nagaganon yan. Alam na. Di ba? At sabi natin tama yan. Hindi siya namin totally ganun. Pero madalas ay hindi. Ganun po yan. Kahit sa SK po. Maniwala kayo. Nabanggit kasi may kilala ako. Hindi ko maalala ko. Sa dahil din pa tayo. Si Brother Claudia may kilala ata. Na SK ano. Ganun. Siya nagsabi nun. Mga bata pa ginagamit na ng politiko. Ganun yun. Kaya magagaling yung mga yung magsalita. Apogi din yan. Politiko basically. Bata pa. Ginugum na. Na maging loko-loko. So, kaya sabi din naman kanina, mas maganda unahan. Tama rin yun eh. Pero nga ang judgment ko dyan, kung sakaling gusto nyo magpolitiko, siguraduhin nyo lang. Na pag dumating yung time, na inopera na kayo, alam mo ba, DM, meron tayong pera dito. Walang makakalam, at kahit may makalam, wala yan. Nakahanda ka na ba pag dumating yun? Amen? Kahit sa inyo po, kunwari, si... Sino man, sino bang ano dito? Taas ang pangarap sa buhay. Okay, si Juliana, maganda ka, mag-artista ka. Oh, isang ngiti-ngiti ka lang, ganyan-ganyan ka lang. Pera na. Eh, syempre, sinungaling ka doon. Kasi, basta yung mga bakla, tanggapin mo lang. Apurihin mo si Vice Pangit. Ayaw mo. Pera! Siguraduhin yung handa kayo doon. Kaya huwag ka na mag-compromise. Amen? Ito, hari na to eh. Sabi, feeling siguro ni Samuel, tsaka ni Saul, I mean, close sila. Kasi parang ganun eh. In a way, close sila. Dapat nakita nyo ba, iniyakan siya eh. So, ibig sabihin, mahal ni Samuel si Saul. Pero hindi, mananaig ang salita ng Diyos sa lingkod ng Diyos. Amen? Ganyan din tayo, katulad ganina nga lang. At kung sino man yan, diba, naalala ko tuloy si Michael. So, ano na, ano kami niyang close? Hindi naman close na close, pero magkakaibigan kami nun. Pero bakit ko sinasabi ko ngayon? Diba? Kahit nga, alam niyo naman, kahit sinapasto, kahit ano, sinasabi ko yung, ito, bakit? Bandang huli, sa Diyos ako mananag. Ganun din sana kayo. Amen? Nga kaya number 3, the Lord, no, alam ng Diyos yan. So huwag ka na mag-compromise. Alam niya ang puso ng tao. Tinatarget mo lang kasi yung magandang baka dun. Tsaka yung baboy tuloy. Kung ano man yun, yan. Sino natuwa dyan? Kahit siya na, gusto yakapin. Yan yung animals eh. Minsan, ano eh, di ba nakakatuwa. Eh lalo kung equivalent niyang pera. Di ba? Yung mga politiko, mahilig yan sa mga sasakyan. Napansin niyo ba yun? Si Abante, mahilig yung sasakyan yan eh. Kahit yung iba dyan, yung mga ano, naglalaway yan. Lagi yung ano, sa halip na sabi sa Deuteronomy, di ba, dapat ikaw yung may pananungkulang ka. Ano dapat? Dapat galit ka sa covetousness. Ayun, naglalaway yan. Okay, last. Ito na. So, bakit natin kailangan di tayo mag-compromise? Kahit even maliit lang, basta, pwede na to. Isa lang naman ang di ko ginagawa eh. Di ako nagnanakaw, hindi ako nag-ano, pero may ginagawa kang mali. Ba't hindi mo pa iwanan? Or dapat, ba't mo dapat iwanan? At wala kang compromise kasi alam ng Diyos siya. Importante sa Diyos yung utos niya. Pag nabasa mo yan sa Bible, sundin mo lahat. Hanggat kaya mo. And then, alam ng Diyos yan. He expects as to obey Him, masisira tayo sa Kanya, malulungkot siya pag tayo hindi sumunod. Pangatlo, alam ng Diyos ang level of obedience natin. Alam niya yan. Detalye. And then last, ito na yung malungkot kay Saul. Alam nyo, alam kasi natin pag nagkasala tayo, pwede naman tayong patawarin. Or hindi masyadong haluin, hindi masyado. Parang yung mga anak natin minsan. Kaya minsan pinapalalahanan ko yan. Wag ano, minsan sakit, minsan matagal lang dinapalo ng malakas.
Kala nila okay na lahat, di ba? Pero minsan, pinapaalalahanan, ito yung masaklab kay Saul. Kasi lahat ng ano kasi nasa kanya na, lahat ng sarap, eh, hari. Ang problema, hindi niya naisip na gagawin sa kanya ng Diyos siguro. Kaya sabi dito, sa 13, anong ginawa niya pala? Yun nga, sabi kanina, blessed be thou sa nambobola. Okay? Binobola niya yung lingkod ng Diyos. Sa 15, anong sabi dyan? And Saul said, they have brought them from the Amas. Hindi naman ako sila, yung mga tao. For the people spare the best. Parang pinaparingin kayo, uy, best yan. Anong patayin? The best yan. Amen? Parang rari, mayroong member na loko-loko. Ay, basta, huwag mong ano yan, mayaman yan. Ganyan po nangyayari sa ibang mga churches. At sabi dito, the best, mga best yan. Tapos isa-sacrifice pa sa Diyos. So, ang point dito is, anong ginagawa niya? Tinatago niya yung kanyang motive, no? Nagsisinungaling siya. Nambobola siya. Sa 15, yun na nga yun, no? He's blaming it on other people. And then sa 24, sabi dito, and Saul said unto Samuel, I've sinned, for I have transgressed the commandment of the Lord and thy words, for I feared the people and obey their voice. Hindi naman talaga ako masama, natakot lang ako sa kanila eh. Ikaw yung hari. Ang tapang kaya ni Saul nung una. Kung alam mo yung kwento ni Saul, ang ganda nga eh. May humingi sa kanya ng tulong, di ba? Eh siya na yung hari nun. Na-move siya nun, sabi, Spirit of the Lord come upon him eh. Naasal siya nun, ang tapang niya. Sige! Ano pinadala niya? Para may hinati-hati siya nun, nagkakamali. Kapag di kayo sumama, aganyanin ko kayo. Takot sa kanya yung tama. Matapang siya kung gusto niya. Pero alam niyo ba, kahit tayo minsan, pag hindi na tayo nasa kalooban ng Diyos, takot na tayo eh. Amen? Amen. Ano bagit ko kanina? Kunwari, like example, si Brother James lang medyo may ano dito. Kunwari, takot ako kay Brother James. Kunwari, anong gagawin ko? Diba? So hindi ko na may preach yung dapat ko i-preach. Amen? Amen. Kasi nakita ko, kunwari, si Brad ay, ano ba? Example lang. Nang babae. Bakit nyo naman ang mabad, ha? Kunwari, nang babae si Bad, nakita ko sa office, may nagsumbong. Kasi alam nyo, sa office, ganyan po yan. Nako, sa smart, nako. Dahil bakla dun. Saka marami rin, ano, alam mo na, mga babaeng gustong mangat. Kaya mga ano, malalapit din sa kung kani-kanino. Kunwari, masaya, ganyan po yan. Daming ka-plastikan sa office. Hindi lahat, ha? Kaya maraming ganyan. Kaya ngayon, eh si Sir James. Diba? Ay, maniwala kayo. Eh kunwari, ganun, ha? Balita ako si Brother James pala, ay may ano. Nasasabihin ko, wala akong sasabihin. Anong mangyayari? Ano gusto ko sabihin? Ayan, so gusto ko sabihin dito is, no amount of excuse we can give will warrant the Lord's pardon. Alam nyo ba yan? So may gusto kong lilawin dito, ha? Kasi nga, yung ibang mga preacher naman ganito, puro mabuti ang Diyos. Ang Diyos ay mapagpa... Totoo naman yun. Merong isang Psalms, di ba? Kung naalala nyo yung Psalms 136. Anong sabi doon? Paulit-ulit, the Lord... Ano yun? The mercy of the Lord endure it forever. For His mercy endure it forever. Hanggang matapos yun. Yun ang magandang kabisaduhin, by the way. Ang dali eh. So ganun po yan. Pero alam nyo ba na sa Bible at sa buhay natin ang katotohanan, minsan may kahit sa mga anak ng Diyos, pag meron ka na cross na line, sabi ng Diyos, wag kang magtuturo ng mali, wag mong kakalabanin yung Bible, okay? Wag kang magyayabang, ano ba yung mga sinabi sa mga pastor? Yan, wag kang mag Kokovet, di ba? Abante na naman. Ano ba? Huwag ka magtuturo ng mali. At lalo na pag sinabihan ka na, winaning ako, parang mali yan. Ano sinasabi mo dyan na hindi inspired ang Bible at King James ay may mali? Ano sinasabi mo dyan? Huwag mo, 29 years ako nagturo. So, may mga, hindi ko alam kung yun ang lines ng Panginoon kay Abante, hindi ko alam. Pero sinasabi ko, merong line na pag-krinos mo yan, yari ka sa Diyos. Anak naman ako ng Diyos eh, kahit na.
Si Saul, ano nangyari sa kanya? Ni-reject. Dito, ni-reject siya, and then, eh baka naman pwede kong bulahin yung anak na, ay, yung lingkod ng Diyos, di ba? Blessed be thou, oh, ginawa ko na, ay, hindi naman niya alam, yung mga tao na lang, yung mga tao eh, hindi naman magireklamo yan, di ba? Sila yung sisisihin ko, hindi ako. So, ang dami niyang ginawa dito, pero bandang uli, hindi, takot lang ako sa mga tao eh, wala. Walang nagawa po yan. Bandang uli, nakita na natin, and sabi dyan, nakakatawa pa nga ito eh. Nakita nyo kanina? Patawarin mo na ako! Patawarin mo ako! Sobrang apit niya. Ano nangyari? Ang bihira. Kasi takot siya eh. Natakot din siya eh. Amen? Hindi niya naisip eh. Minsan tayo ganyan. Baka si pastor mabait yan eh. Hindi ako ano niya. Kasi nakikita. Baka may makos kang line. Amen? Nasaan ba yun? Bago niya patayin si Agag. Yan. So, umami naman siya. I have sinned. Parang si Pharaoh. Ganon din ginawa ni Pharaoh. Diba? Ilang beses siyang sinabi na, I have sinned. Nagkasala. O yan na. Umami na ako. Nagkasala na nga ako eh. Pinatawad ba siya? Ano ba yun? Ayan. So, ni-reject siya. Ayan, sabi niya. And so, akala ka na dyan. Ayun. Ang sabi, and it went, napunit. So, sobrang, imagine yung nangyayari dito. Talagang takot na takot siya kahit hari siya. Kasi alam niya, pag sinabi ni Samuel, totoo yun. Kilala po si Samuel pag ano, sabi sa Bible, the Lord let not his word, any of his word, fall to the ground. Kasi pag sinabi niya, mangyayari yun. Yung takot niya lang. Yan, so bandang huli, medyo nakiusap siya, medyo pinansin pa rin siya. Pero after nito, hindi na sila po nag-usap. Okay? So, gusto ko sabihin, tapusin na natin to. Iwasan po natin yung mag-compromise. Amen? Amen. Kaya katulad niya, ako na, si Brother James nga, ba't naman, di na ako ano ni Brad, di na ako ano ni Pastor. Babae lang naman. Uso naman daw yun sa smart. Ano eh, ganun. Hindi naman siguro. Hindi mo alam. Amen? Hindi mabubuhay ang church pag wala ako. Sigurado ka, ang dami na namin na-encounter na ganyan doon. Walang, lalo pag tunay na anak ang likod ng Diyos, wala yan. Anong ano mo? Anong pagmamalaki mo? Yeah, tapusin na natin. Yan. So, yan. Salamat. Yan. Sana pag narinig natin yan, sana maalala natin itong message ito. Amen? Na hindi na ako magko-compromise, malalaman din eh. Malalaman yan. Oh, diba? Amen. Wala akong pagsasabihan. Ano kami, secret. Alam niyo yung mga sa Bible, uso yung mga secret message, di ba? Encrypted. Di lang yung mga secret message, nabubura. After how many, hindi walang makakaalam na, nabubura eh. Sa mga tinginan nyo pa lang, alam na yan eh. Nagdaan kami dyan eh. Amen? Alam namin yan. Ano pa? Kung ano man yan. Ngayon, hindi lang sa mga bata, baka yung mga bata lang pinag-aaral natin. Ano ba yung mga ano, mga adult naman? Marami, may pera ka, tinatago mo kasi baka ipag-tights eh, di ba? Ayan, ano pa? Ano naman yan? Okay, so sana natutunan dahil matutunan. At yan, the bleating of the sheep. Take heed how and obey the Lord. Amen? Sumunod na lang tayo. Serve Him well without one compromise. Huwag ka na mag-compromise. Eh, basta diba, di naman wala ng perfect. Yung alam mo na, amen? Kasi sisingiling ka dyan, katulad ni Saul. Nagsinungaling pa siya, alam naman, bandang uli, napahiya siya, bandang uli, siya ay pinabasahan. At later, naging miserable yung buhay niya. Ayun yung mangyari sa inyo yan, amen? O sana, wala dito yung ano. Pero sa kanila rin, pasal sa atin lahat actually ito. And nakita nyo na sa iba, nakita nyo po yung iba na medyo nahihiya, ganyan-ganyan. Yun na nga po yun, sinasabi natin na sana hindi nyo na
experience. Kung sakaling may experience, ito naman. Kung sakaling may experience nyo, nag-backslide kayo, balik lang kayo. Ako po ay, yung gusto kong banggitin kanina sa, pinuntahan natin sa Hebrews. Ano ba yun? Napansin nyo ba dyan? Sabi dyan, no? Yung lingkod ng Diyos, maglilingkod at maglilingkod dyan. Okay? Maglilingkod dyan kasi yun ang ano niya sa Diyos eh. Pero ang problema, pag hindi siya, pwede niyang gawin yan with grief. Ibig sabihin, kahit asal siya, gagawin niya pa rin yun. Na, si Rabi, nari lang ha, nari, nakulo ko si Rabi, mag-preach pa rin ako, di ba, hindi kita papaalisin, di ba, hindi kita babastusin, pero, sa loob ng likod ng Diyos, ano, hindi maganda yon para sa'yo, kung meron siyang grief, at ganun din sa Diyos. Amen? So, maging sensitive din kayo, yun ang gusto ko sabihin dito. So ako, hindi po ako yung madalas mag, ano na sarili ko, di ba, napansin nyo naman. Hindi ko pinisentro yung sarili ko. Kaya lagi ko ina, nilikod ng Diyos, pasto. Kasi kahit si, pag may ibang pasto na, ganun din gagawin nyo sa kanya. Amen? Ganun yung office lang po yung bishop. So pag mayroong gumagawa niyang iba, galangin nyo yung position. Okay? Hindi kayo respect our person. So yun lang muna. Sana po inaintindihan nyo. Yan, sige pa. So, pag nasa YouTube naman to, no? Sana may naalala natin. Okay, let's pray. Panginoon, maraming salamat sa inyong mensahe ngayong buong araw, Panginoon, na magamat ginabi kami, Lord. I pray na ito po'y maalala namin. Especially kung kami po'y tingin namin sarili na namin na minsan makakalusot kami sa mga bagay-bagay na maliit lang sa palagay namin na pagsunod o hindi pagsunod. Munting compromise dito, so kung saan. I pray kayo po ang magpaalala sa amin na napakaganda pala maglingkod ng tapat sa inyo, especially may buong katapatan, Panginoon. Doon po yung walang pangit na fellowship kami sa inyo, Panginoon. Walang masamang tinapay, sabi nila. Ano naman yan, nawa ay doon kami lagi sa ganong klase ng magandang relasyon sa inyo, Lord. Nasa gitna kami ng inyong kalooban, sento ng inyong kalooban. I pray na kung sakali man na lumalayo kami, paalalahan niyo kami, Lord, na alam nyo pala kung kami lumalayo na, na alam nyo po yan, may naririnig kayo, may nakikita sa amin na mali, na medyo nagkukulang na kami, ano man yan, minsan nagisinungaling din kami, minsan ay nagpapanggap pa, minsan ginagamit namin pang bobola, Lord, sa inyo, but puso namin hindi na tama, so I pray na alalaan yung bawat isa, at agagabayan, Panginoon. Tulungan nyo rin sa mga ganong pagkakataon, yung mga aming mga kapatid, na mahina, Panginoon, at andun sila sa kanong kalagayan. Tulungan niyo po sila katulad ng ginawa niyo sa amin. Ay, salamat po, Lord, sa inyong kabutihan at ang inyong bumersa ay endure it forever. I pray na ito po ay totoo sa amin lahat, Panginoon. Salamat po, Lord, kayo malulati. In Jesus' name we pray. Amen.